this tutorial, turuan ko kayo paano i-fix yung WordPress website nyo na nag-error yung plugins after nyo mag-update ng mga plugins. So ito yung website na to. Makita nyo, dahil nag-error yung plugins namin, yung in-update, yung website na sira. So, one thing na pwede nyo gawin dito is to deactivate the plugins. Pero dahil kung hindi ka makalagin, kailangan mong pumunta sa file manager para yung mga plugins mo is i-rename mo na lang muna para magbalik sa dati. So, hosting nyo, web hosting nyo, mag-login lang kayo. Then, puntahan nyo lang yung puntahan nyo lang kung cPanel nyo or yung file manager. Then, pag napunta naman sa file manager, kailangan nyo lang magpunta dun sa WordPress folder nyo. So, hanapin nyo lang siya dyan. Madalas dito sa public HTML. Tapos, dahil nandito ko na, ito na yung WordPress mo. So, hanapin mo lang dyan yung plugins folder. So, dito sa WP content. Tapos, sa plugins. So, the best way is to rename the plugins folder. Balik tayo sa plugins. So, kung dito na kayo, kailangan nyo lang ito i-rename. So, check nyo lang siya. And then, ito natin ang this one, rename. So usually nilalagyan ko lang siya ng underscore edit. So wait, hindi natin get pa natin natin ito. So rename underscore edit. Mas maganda kung lahat ito i-rename muna natin or check nyo kung nag-okay na inside. So, ibig sabihin yun yung plugins na nag-error. So, reload. So, hindi pa siya nag-okay. So, i-rename natin yung iba pa. Natin i-check kung okay siya. So, dahil hindi pa rin, rename pa natin. Check natin ulit. So, hindi pa rin siya nag-okay. So, hindi pa rin siya humana. So, ganun pa rin siya. Okay.
yun. So, ayun yung mag-error na sila ng plugins. So, muli-muli natin ginawa kasi ito. So, pwede natin ibalik sa dating name ng mga learning natin ng plugins. So, yun. Ganun lang siya kasi best. So, after nyo marinig yung mga plugins nyo, ibalik nyo sa dati. Then, mga nag-insight nyo. So, yun lang. Thank you very much for watching.